napapansin mo ba sa sarili mo na lahat ng lakas at pagsisikap na nilalagay mo sa buhay mo ay hindi nagbabago yung resulta? Lagi ka pa rin nasasaktan sa pag-ibig. Wala ka pa rin ipon. Wala ka pa rin napupunda. Palagi ka pa rin nawawalan ng trabaho. Abay kapatid, kailangan mo nang magising. Obserbahan mo ang sarili mo at kailangan mo magbago. Ang daling sabihin, di ba? Ngunit sa totoo lang, mahirap itong gawin. Pero base sa aking karanasan sa buhay, awa po ng Diyos, nagawa ko po yun. Isishare ko po sa inyo yung mga bagay na ginawa ko. Paano ko na-accomplish yung pagbabago ang sinasabi ko sa inyo. Ang una po is focus. Kumbaga sa pag nagmamaneho po tayo ng sakyan po mo to, diba kailangan po nakatingin po tayo straight sa daanan. So hindi po tayo kailangan ma-distract sa paligid. So kailangan focus tayo sa daanan. Ganon din po yung buhay natin. Noong 2000 to po, newspaper photographer po ako sa isang tabloid sa Pilipinas. Nung napunta po ako sa abroad, napunta po ako sa isang office work. Yung tinatawag nating focus, na kahit mayroon kang ibang trabaho, pero yung focus mo nandun pa rin. Kung ano yung gusto mo, dapat nandun ka lang, nakafocus ka doon. Habang nagtatrabaho po ako as office clerk, pag during off ko or di ako naka-duty, tuloy-tuloy pa rin po yung aking pag-photography. So nagbo-volunteer ako sa mga Filipino community para i-cover yung kanilang mga activity. Doon ko nilink yung sarili ko. So finocus ko yung sarili ko doon at the same time may trabaho ako. Mahirap pero yun yung gusto ko. At ang maganda nito ay nai-enjoy ko siya. Habang umaandar yung panahon, gumaganda yung aking motivation. So awa ng Diyos at nagkaroon po ako ng opportunity sa isang first Filipino newspaper sa abroad. Sa ngayon, alam ko magulo ang isip nyo. Hindi nyo alam kung saan kayo papunta. Pero kung meron kayong gusto sa buhay, itry nyo dahan-dahan na mag-focus doon. Pangalawang paraan na ginawa ko sa pagbabago, yun yung dedikasyon. Sa pagbabago natin sa buhay, kailangan dedicated ka dyan. Hindi pwedeng paisi-isi ka lang. Buong puso mo ginagawa yung pagbabago. Otherwise, walang mangyayari. Balik po tayo dun sa experience ko yung about sa photojournalism. Grabe po ang dedikasyon ko dyan. Kahit pagod ako sa trabaho, pilit ko pa rin binibigyan ng oras yung photojournalism. Ganun po ako kadedikasyon sa gusto ko sa buhay ko. Yung pangatlong paraan na ginawa ko based in my experience is yung natawag natin goal, objective mo. Mahirap po mag-set ng goal. Kaya nga sabi ko lagi, hindi masamang mangarap. Yung pangarap po na yan, yun yung tinatawag natin goal. Based din sa akin experience, gusto kong maging isang photojournalist. Sinet ko yung goal na yon, pinalalim ko pa ng gusto. Kailangan po natin sa pagbabago yung magkaroon po tayo ng goal sa buhay. Otherwise, wala pong mangyayari. Katulad yan, kayo, nag-set kayo ng goal. Gusto mong maging isang businessman. So, kailangan palalimin mo pa yon. Mag-self-study ka, magkaroon ka ng effort sa sarili mo, tulungan mo yung sarili mo. Kasi mahirap tulungan yung tao kung hindi niya tinutulungan yung sarili niya. At kung tinutulungan mo yung sarili mo, mas maraming tao may inspire sa'yo, tulungan ka. Totoo po yan. Marami pong tao na tumulong din po sa akin. Kaya po nagawa yung goal ko. Kasi nga, nakikita po nila na may pangarap po ako sa buhay. May goal ako sa buhay. Ang sarap pong tulungan yung taong may goal. Pang-apat po tayo is yung pagiging positibo sa buhay. Positive. Mahirap po maging positibo sa totoo lang. Lalo na kung ang paligid mo is puro negatibo. Yung surrounding mo, yung circle of friends po, puro negative. Talagang mahirap pong bumangon para ka nasa kumunoy. Kahit anong gusto mong umusad ng buhay, talagang ahatapin ka ng ahatapin. Kasi nga yung community na kung saan ka napabilang is puro negatibo, talagang maahatak po kayo.
Katulad ko, nung nag-switch akong maging positive, naghanap ako ng mga kaibigan, mga tao, na mga positibo din sa buhay. Pag nagkaroon po kayo ng mga circle of friends, mga community na tutulungan kayong umangat, maging positibo, ay talagang malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay nyo. In my experience, yung mga networking, malaki din pong naiambag sa akin yan. Natuto kong maging salesman, natuto kong umarap sa mga professional na tao kasi siyempre nakikipag-deal po kayo, nakikipag-usap kayo. Naturuan po akong magkaroon ng confidence sa sarili. Plus, yung mga Filipino organizations, napaka-busy po ng mga organizations sa mga activity. Yung mga activity na mag-grow po kayo. Panglima is, kailangan maging productive po tayo. Dati, pag uwi ako sa bahay, tulog na, nakikipagbarkadaan ako. Saan ako pa yung nag-set ng gimmick. Punta kami ng bar, magsiset kami ng inuman. Pero hindi po siya makakatulong sa pagbabago ng buhay. Kasi pag tinawag natin productive, yung proper activity na tinatawag. Nung pumasok na ako sa pagiging productive na gawain, nakatutok na ako sa religious community, naging active din po ako dyan. Tapos naghahanap ako ng mga workshop, kung ano-anong workshop na related sa gusto ko, photography workshop. So yun yung mga proper activity na makakatulong sa buhay natin. Pagiging busy sa sports, malaking bagay din po yan. Ngayon ikaw, sa nakikinig ka ngayon, kapatid, ganap ka ng mga proper activity na makakatulong sa pagbabago ng iyong buhay. I hope sana na nakatulong po itong piece of advice ko sa mga kababayan natin, lalo na yung mga kabataan, yung mga OFW, yung mga kababayan natin na dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Try nyo yung mga paraan na yun para magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Maraming salamat po.